Yung digital concert, it's June 19, 7:30 p.m. Final venue will be Studio 3. And it's going to be webcast all over the world, and you'll get chances to... the unique thing about this concert is interactive siya. So fans who log into onemusic.ph will be able to select their camera angles. They'll be able to chat with Yeng. They'll be able to compile footage and make highlights, their own little highlights for the concert. So, yun. Perfect talaga tong project na to for me kasi karamihan talaga sa mga nag-support ako. Hindi naman ako actress eh. Hindi man ako nakikita sa mga teleserye palagi. So the way I connect to them is through updates sa mga social media accounts ko. Kahit nga minsan walang sense, coffee na iniinom ko, pagkain na kinakain ko, yung mga ganun. Feeling na iba, parang uninteresting. Pero it's my way of always connecting to them. So, ang ganda nitong project na to, kasi dito naman talaga kami nagsasama-sama sa internet. So, dito rin kami magkasama-sama sa ika-10 taon ko sa industriya. Yung digital concert na to, as high-tech as it is, pero sobrang ano siya eh, raw. Gusto ko talaga na marinig nila yung kwento behind the songs, story ko na nag-umpisa ako. There are stories na hindi pa nila narinig before and maririnig nila ito. Parang nagkukwento lang ako sa isang kaibigan. So, yun din yung gusto naming feel eh. Oh, basically, story talaga siya. Paano ko, kasi pag kinuwento ko, nabubunyag ko na lahat. Madaldal kasi talaga ako. So, pipigilan ko yung sarili ko. Pero, ang masasabi ko lang at maibigay ko is, yung kwentuhan talaga na maririnig nila doon is kwentuhan nung mga times talaga na may inspire din sila. Kung saan ako nanggaling, kung saan ako ngayon, at saan pa ako pupunta. For Yeng naman, one thing she's excited to do, first time, no? All original. Yes. So, tagal ko na rin talaga gustong gawin yun. Actually, nung na-inspire ako Tito Gary, nung gumagawa siya ng Tuesdays with Gary dun sa Teatrino, eh narang sabi ko, ang ganda siguro na may intimate show. Tapos in-encourage pa ako ni Kuya Yael, ng Sponge Cola, ni Kuya Raymond. And you know what, Yeng? Ang dami mo namang mga kanta na lumabas sa radio. So, maganda na pag mag-show ka, all original yung gawin mong set list. Pero minsan ako kinakabahan pa rin ako, kahit matagal na akong songwriter sa industry. Parang feeling ko, people will want to hear yung mga covers ko. So, ito yung una. Actually, talagang hindi ko pa ito nagawa ever. Even dun sa mga concerts na ginawa namin na Kuya Bamboo, nila Kuya Rico, nila Kuya Glock 9. Solo concerts ko before, ito talaga yung una. And I know na maraming mga youngsters and mga taga-support ako, kahit yung mga silent ones, na talagang nag-aabang dun sa time na yun na they will hear me sing all my original songs in one concert. Well, there are two kinds of audiences for this. I mean, there's the audience that can view it online, that's worldwide. All you have to do is make an account at onemusic.ph, and then you'll get all the links there. There will be a page that will be activated once the show starts. And then there's also going to be a live audience. I think there's a ticket price for that, no? $400, $450. But there's a very select... We kept the live concert intimate, pero we'll broadcast it all. Marami kaming interactions na gagawin, like, meron silang control over the cameras. So, yung pinaka nag-stick sa akin, yung explain pa lang nila, ano ba yung digital concert? Wala akong idea tungkol dyan. Ito pala kasi yung una. So, ang galing kasi may buttons doon, they can click whichever angle gusto nila. Kanyari left, right, gusto nila makita yung audience. Parang 360. Parang a little ganun. Yes. It's more like there will be... Parang we're working on 4 windows, and then you'll see the whole concert, and then you'll see certain angles, parang and you can choose. Parang director, actually. Parang kang director. Mm-hmm. And then you can make your compiled playlist based on the whole concert. No, just original. Original songs lang. Just first ever to. So may mga songs ako na matagal na lang hindi narinig, or may mga songs ako na hindi pa nila narinig. Ginawa ko, pero doon ko lang gagawin. And then there's also something that we wanted to try. Kasi yung mga fans na Pilipino, nakikita mo naman, pag idol nila si Yeng, di ba? Pag may song, gagawa sila ng poster, ipopost nila yun. So, we thought, why don't we amplify that? So, what we're gonna do is, we're gonna have a blank set,
And the day before, all the fans can come in and decorate it their way. So what you're gonna see is a very, very personal take from a fan, from a fan's point of view of what Yeng's music means to her, or him. For One Music digital concert, ako yung napili nila. Actually, sobrang nakaka-nervyos. Syempre, gusto ko na maganda yung outcome and masarap maging pioneer ng something, sa totoo lang. Pero at the same time, alam mo din na unknown siya eh. So, hindi mo alam kung anong may expect kahit nagpa-plan ka. Pero inisip ko na lang, gusto ko lang talaga mag-enjoy yung mga supporters ko. And reminisce. And yun, celebration lang talaga ng 10 taon na magmamahal tsaka supporta nila sa akin. Kaya ako nandito. We'll see. Pero maraming surprises that night. Kaya naman, kailangan talagang abangan. Baka, may mga yung mga close friends ako from the music industry na dumaan that night. Hindi ko alam. Nagpasa ako ng lineup. Tapos, ang dami pa namin ginagawang tweaks. Kasi syempre, minsan ganun, yung nag-break yung heart ko kasi may mga, alam ko may mga set of supporters kasi may magkakaiba yan eh. Gusto nilang marinig tong mga songs na to. Tapos parang may limited tayo mako din to sing yung mga songs. So, marami pa kami inaayos para lahat mapagbigyan. Gusto ko lahat kasi happy. Marami yung guests. Tatanungin ko siya kung gusto niya mag-guest sa concert ko.